Hello, good day, good evening, good afternoon sa inyong lahat. Nagbabalik, Eugene TV, at meron akong isa-share ngayong araw sa inyo. Sa mampanig ng mundo, magandang araw sa inyo, magandang gabi, magandang umaga. So, kung napansin nyo, nandito ako sa tabi ng aking printer. May isa-share akong isang bagay sa inyo. Ang isa-share ko ay tatlong bagay. Bakit mabilis gumuhit, magkaroon ng guhit? Bakit napakabilis magkaroon ng guhit yung ating mga printer pag nagpiprint tayo? Tatlong bagay lang ang isi-share ko, tatlo. Unang-una guys, kung bakit naguguhit ng mabilis ang ating printer, unang-unang problema guys, di na ako magpapatumpik-tumpik pa, wala na akong paligoy-ligoy pa. Unang-una, mali ang tinta na iyong nailagay. Gumamit ka ng tinta na sobrang water-based. Ibig sabihin kasi ang mga company, bibigyan ka ng introductory ink. Ibibigyan ka niyan Yun yung tamang tinta para sa timpla ng printer mo. Kaya nagkakaguhit-guhit o minsan pumapalya yung head ng printer mo, isang dahilan guys, ay yung maling tinta na nailagay mo. Dapat kung ano ang binigay na dye base sa'yo, dye base sa pinag-usapan, binigay na dye base sa'yo na introductory ink ng company, wari Epson ang binili mo, bibigyan kanya ng apat na klase ng ink, ng red, ng magenta, ng blue, yan, ng black, at saka ng yellow. Bibigyan kanya yun ang gamitin mo. Huwag kang gagamit mga generic. Hindi ko sinisiraan ng mga generic, pero huwag kang gagamit ng mga generic kasi hindi yun yung tamang timpla na tinta para sa printer mo. Ang tama, na yung introductory ink na binigay ng kumpanya, like Epson, magbibigay sila, di ba? Ano yun? Kaya nagkakaguhit-guhit yung iyong printer na mas mabilis kesa dun sa na kung sana itatagal pa niya, mas matagal bago siya magguguhit-guhit, masira. Mabibilisan masyado yung pagkasira niya. Okay? So, huwag kang gagamit ng maling tinta. Kung dye base, binigyan ka na ni Epson, ng wari Epson ang binili mo na printer, bibigyan ka ng introductory ink, yun ang gamitin mo. Okay. Secondly, kung pigment naman pala ang ginamit mo, make sure hindi ka na mag-iiba ng brand. Kung gumamit ka ng isang brand ng ink, huwag mo siyang haluan ng ibang klase ng pigment na iba yung brand. Isang brand ka lang. Magtatagal yan. Subok ko na yan. Maglalas yan. Maniwala ka sa akin. At kung iba yung pigment mo naman, nilagyan mo ng dye base, masisira din yan. So, mag-i-stick ka lang sa kung pigment, kung brand niya is let's say kuyi, magkuyi ka lang forever hanggang sa masira na yan. Ako, subok ko na yung mga printer ko, nagtatagal talaga. Isang brand lang ako kung pigment, isang brand lang ako ng pigment. Kung dye base, di ako gumagamit ng generic, ginagamit ko kung pang Epson talaga na ganun brand pa din. Hindi ako nag-iiba. Okay? So, pangalawa, kung bakit siya naguguhit-guhit na mabilis, nakikita nyo yan. Ito. Pag yan, guys, bumaba doon sa level at kinain paloob ng printer, yung hangin, kumain siya ng hangin sa loob, pumasok yung hangin at hindi mo siya kaagad nalagyan ng tinta. Yan ang isang posible no, bakit nagkakaguhit-guhit yung ink natin pag nagkakaroon ng hangin sa loob, nun dun sa hose niya. So, ang tendency nun, magkakaroon ng lapse. Ang gagawin mo lang, i-cleaning mo lang hanggang sa mabuo yung tinta dun sa loob ng hose. Kasi pag nagkakaroon ng hangin to at nawala, wala na naubos yung tinta, wala nang ink na pumapasok, possible yon, magkakaguhit-guhit na yung print niya, ng printer mo. Kahit anong klaseng printer yan. So, isang dahilan yon, pangalawang dahilan, kung bakit magkakaroon ng guhit-guhit yung ating mga printer. O, pangatlo, ito kadalasan, madalas to nagkakaroon ng guhit yung ating mga printer. Alam nyo ba, pag gumagamit kayo ng mga coupon pan na maninipis, pag kinakain ng ano nyo, tapos yung mga mechanical niya, nagkaka-error. Lumulundag yung ano niya. Possible yon, nagkakaroon ng sira yung mechanical. Kaya pag minsan, papansin mo, hindi man siya guhit-guhit, parang tumatalilis. Kung laging nangyayari yung nagpe-paper jam siya, tapos kinakain yung maninipis na papel na, kaya huwag kayong gagamit ng mga maninipis na coupon ban. Gumamit kayo medyo makapal. Kasi pag kinain na printer niyan, nagkalamu-lamu ko sa loob, ganun na yun. Yung mga mechanical nyo, minsan nasisira.
So mapapansin niyo yung mga ano niyo naglulusan yung ibang part ng ano. Hindi man siya magkakaroon ng mga guhit-guhit, guys. Minsan yung parang lumulundag yung ink, parang makikita mo tumatalilis yung ink, nawawala dun sa alignment. 'Yun possible 'yun. 'Yan, mechanical. Kailangan gagamit kayo ng mga saktong nipis, mga 260 GSM na photo paper. Huwag masyadong maninipis na mga cotton band. At huwag kayong gagamit ng sobrang tigas na mga photo paper. Nung alam nyo, may mga photo paper na sobrang tigas. Yung ano yun, yung pag kinain siya ng printer, nahihirapan yung printer. Possible yun na magkakaroon ng damage yung inyong printer pagdating ng panahon. Sabihin natin, yung in very, mahabang paggamit na ganun lagi yung ginagawa mo, yung gumagamit ka ng patitigas na mga photo paper, pwedeng magkasira yung iyong mechanical sa loob ng iyong printer. At saka sobrang nipis ng coupon ban, kaya minsan nalalam mo ko sa loob, sinasagabal niya yung ano eh, masisira yung mga mechanical niya. So nagkakalusen-lusen, no? At saka tapos, makikita mo kung di man siya guhit-guhit, disalignment naman ang nangyayari. At makikita mo yan minsan dun sa pinakahuling print. No, sa pinakahuling print, parang meron siyang part na hindi nalagyan ng tinta, parang hindi na peel, hindi na buo yung print niya. Yun, isang dahilan yon pagdating ng panahon. Kalumaan na rin, ganun. Pero mga, ano yon, mga basic na pwedeng masira yung mga mechanical niya sa loob. So, kung meron akong hindi nabanggit, na possible na, yun nga, na possible na meron pa kayong alam, eh, pwede nyong i-comment down below para malaman ko naman, baka ako, meron pa akong hindi alam. Okay? At saka sa mga nanonood dyan, maraming salamat sa inyong panonood. Ito yung last, tagal kong di nag-upload, pasensya na kayo guys. Maraming trabaho yung sa field. Marami akong mga trabaho sa field. Marami kaming coverage ngayong nakaraan. So ngayon, nakapag-upload ako. So sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe on my channel and pa-click na rin notification bell at saka pa-share na rin yung aking video para malaman ng iba. Kung meron pa akong hindi alam guys na pwedeng mangyari na magguguhit-guhit o masira, ma-disalign yung mga print ninyo sa mga center ninyo, mga pwedeng dahilan, sabihin nyo lang. Comment down below. Bye guys!